Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung obligasyon and karapatan ng isang tatay sa kanyang anak pagkabinata o anak sa labas. Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung rights and obligation ng isang tatay sa kanyang anak pagkabinata o anak sa labas. So ano po yung kanyang rights? Ano po yung kanyang obligation? Ano po yung pinaka-common na rights ng isang tatay and pinaka-common na obligasyon ng isang tatay? Una, yung tinatawag na visitation right. Ang tanong dito, pwede bang tanggihan ang isang tatay na bisitahin ang kanyang anak sa pagkabinata o anak sa labas? As a general rule, no. Natural right yan ng isang tatay. Natural right din yan ng isang anak. Kasi ang anak, maanak man yan sa loob, maanak man yan sa labas, kailangan ng isang tatay. Kahit gaano kasama yung tatay, kailangan pa rin niya ng tatay. So, ibig sabihin, as a general rule, hindi pwedeng tanggihan ang tatay na mag-exercise ng kanyang visitation right. But that is only a general rule. May exception. Like for example, bad influence yung tatay, lasingyero, addict, may mga immoral activities na ginagawa in front ng kanyang anak, yan, pwedeng tanggihan ng visitation right ang isang tatay. Ang tanong dito, how about custody? Saan ba mapunta yung custody ng bata, lalo na pag anak sa labas? As a general rule, kay nanay yan. As a general rule, kahit na minor, kahit na 6 years old, 5 years old, 15 years old, 10 years old, doon talaga kay nanay yan, basta ang bata is an illegitimate child. Kasi sabi ng batas, hindi mapapantayan ang pagmamahal ng isang nanay sa pagmamahal ng isang tatay. Lalo na pag below 7 years of age, doon talaga yan kay nanay. Kasi kailangan ng pag-alaga ng isang nanay sa bata. Mas kailangan ng bata ang kanyang nanay kaysa kanyang tatay basta below 7 years of age ka. Yan is only a general rule. May exception yan sa batas. Pag nanay naman is unfit, may ginagawang kalokohan that will really affect the development ng bata. Ibig sabihin, pag custody ang pinag-uusapan, ang issue dito, what is the best interest of the child? Ang tanong dito, pwede bang tanggihan ng nanay na bisitahin ang kanyang anak sa tatay pag yung tatay hindi nagbibigay ng support? I repeat, ito yung pinaka-common na issue. Pwede bang tanggihan ng nanay na bisitahin ng tatay ang kanilang anak pag si tatay hindi nagbibigay ng support? Sabi ng batas, lalo ng Supreme Court, hindi. Kasi right yan ng isang tatay na bisitahin ang kanyang anak. Natural right yan ng tatay. Natural right yun din yan ng bata na kailangan niya ng tatay. Hindi ibig sabihin na hindi nagbibigay ng support, tanggihan na ng visitation right. Kasi ang support, hindi naman yan upa. Hindi naman yan rental fee na bago mo babisita ang iyong bata, ang iyong anak, magbibigay ka muna ng sustento. Hindi ganon. Kasi iba yung legal support, iba yung tinatawag na visitation right. Obligasyon ni tatay na magbibigay ng support, right din yan ni tatay na bisitahin ang bata. Ibig sabihin, hindi requirement or prerequisite na may support bago bisita. Kasi yung support, hindi naman yan rental ng kanyang anak. Anak, yung pagbisita ng kanyang anak is a natural right and inherent right ng tatay and also an inherent right and natural right ng kanyang anak. So ito yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Please subscribe my Facebook page. Please follow also my Facebook page. Facebook.com/MarkTolentinoLaw
and of course, yung facebook.com/KuyaMarkTolentino. And please, share, subscribe my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. For free legal advice, you can call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber, 0917-329-5353. Thank you po!